Hey guys, it's me, Abiran, back with another video. Today ay malalaman natin kung matipid nga ba sa kuryente itong Panasonic Inverter Automatic Washing Machine natin. Bago yan, kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel, please click the subscribe button and also hit the bell notification para updated kayo sa latest uploads natin. Gumamit tayo nitong gadget na kung tawagin ay Lasco Smart Wifi Universal Plug. Nabili natin ito sa Shopee for 549 pesos. Ganito yung itsura niya. Meron siyang power button dito sa side. Kaya nitong i-record specifically yung power consumption ng isang appliance. Para gawin yon, first kailangan nating install ang Lasco app sa ating phone. Madadownload natin yan sa Google Play Store or Apple iOS Store. Disclaimer lang, hindi po ito sponsored. Pagkatapos nun, i-open na natin ang app. Click register and then click agree. Choose Philippines. And i-type natin ang email address natin. May matatanggap tayong verification code sa ating email. I-type ang verification code to proceed. Next is kailangan na natin mag-set ng password. And then click done. May magpa-pop-up na option kung gusto mo siya mag-auto-start. Hindi ko naman siya kailangan mag-auto-start, click lang natin yung do not show again. And then click cancel. Next is saksak na natin itong smart plug sa outlet. Kailangan makita natin yung light indicator niya na nagbi-blink ng mabilis. Kung hindi siya nagbi-blink, ito lang ang kailangan natin gawin. Press and hold the power button for more than 5 seconds until mag-blink siya ng mabilis. Then next, balik na tayo sa app. Click add device. Kailangan nating i-enable ang Bluetooth ng phone natin. And then click go to add. Select Lasco Universal Plug and then log into your Wi-Fi and enter your password. There, nakakonect na yung Lasco plug sa ating internet. Click done. Click the back button on the upper left corner of your screen. Ngayong na-add na natin yung device sa app, pwede na natin siyang i-access through the app. Just click the Lasco Universal Plug. Ayan, makikita natin, pwede na natin siya i-off at i-on gamit itong app. Pwede na natin isaksak yung ating appliance dito kay Lasco Plug. At kusa niya nang i-re-record yung power consumption habang gumagana itong appliance natin. Para makita yung record ng electric consumption, click lang natin itong electricity sa lower portion nitong app. Ganito yung itsura niya. May kita natin na habang gumagana yung washing machine natin, ay nag-iiba yung power consumption niya depende sa activity na ginagawa niya. So dahil around December 15 ko nabili itong Lasco plug, kalahating buwan lang yung na-record na electric consumption for that month. And that is 0.43 kilowatt hours. Kung i-estimate natin yung consumption for the whole month, i-times 2 lang natin siya. So around 0.86 kilowatt hours lang ang nakonsume na kuryente nitong washing machine natin for the month of December. For the month of January naman, na-record natin siya ng buo. 0.88 kilowatt hours ang na-consume na kuryente ng washing machine natin sa isang buwan. Depende sa single lang utility company nyo, sa amin, around 11 pesos siya per kilowatt hour. So, ang gastos namin sa kuryente ng washing machine namin is approximately 10 pesos per month or 120 pesos per year. So, with this, alam na natin na talagang matipid sa kuryente itong Panasonic Inverter Automatic Washing Machine natin. I think nakatulong din na 10 kilograms load capacity yung binili na na washing machine. Dahil mas malaki yung capacity niya, konting beses lang kami maglaba sa isang linggo. Apat lang kami dito sa bahay and around 4 times rin lang kami maglaba sa isang week. Kung gusto nyo i-track yung power consumption ng washing machine nyo or kahit na anong appliance na meron kayo, I suggest bumili na rin kayo nitong Lasco Smart Wi-Fi Plug. Marami pa siyang kayang gawin bukod sa pinakita natin today. Kung nag-wonder kayo kung kailangan bang palaging naka-on yung app habang naka-on yung Lasco Plug, hindi po dahil na-connect na natin siya sa Wi-Fi. Marirecord na ng kusa nitong Lasco Plug yung power consumption ng appliance na nakasaksak sa kanya kahit pa naka-close yung app natin. And that ends our video today. If you have more info, opinions, or suggestions about our topic for today, don't hesitate to share that on our comment section. Muli ako po si Abidon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!